Samantala, nakaposisyon na ang tulong na ipapamahagi ng Department of Agriculture sa mga magsasakang naapektuhan ng habagat at Super Typhoon Karina. Sa tala ng DA, umabot sa higit 203 milyon pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa bagyo. Si Clazel Pardilla sa sentro ng Balita Live. Clazel. Kenneth, milyong-milyong piso na ang pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng pananalasa ng habagat at ng Super Typhoon Karina. Umabot na sa higit 203 milyon pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura matapos hagupitin ng habagat at superbagyong Karina. Sa pool ang 10,000 hektaryang sakahan, maisan at gulayan. Apektado ang 2,574 metric tons na produksyon na 74% ay mga palay. Narito ang pahayag ng Department of Agriculture. Ang malaking damage ay sa Cotabato at 65 million, sumunod sa Oriental Mindoro at 59 million, and then Pampanga at 43 million. Sa Bulacan ay 3 million na. Karamihan nito nasa early vegetative stage, so pwede pa naman makarecover yan. Ayon sa Agriculture Department, higit 9,000 magsasaka ang naapektuhan ng habagat at ng superbagyo. Kaya nakaposisyon na ang mga tulong ng DA sa mga regional office ng ahensya. Kabilang ang 72,000 na mga binhi ng palay, 40,000 na binhi ng mais, 25,000 pesos na sure loan sa bawat magsasaka, yan yung pautang, at 1 bilyong pisong quick response fund na handang ipamahagi at iabot ng ahensya. Kaugnay nito ay giniit ng DA na nananatiling sapat ang supply ng bigas at walang dahilan para magtaas ang presyo. There's no reason to worry na magtaas yung presyo ng bigas dahil, again, maganda yung harvest natin ng dry season. We have enough harvest. Yung ating importation, mataas din yung level ng importation. So yung ating stock inventory. Ipagpapatuloy din ng DA ang pagbibenta ng P29 pesos na bigas. Yan ay sa ilalim ng P29 program ng ahensya. Pero sa ngayon ay tanging sa Bureau of Animal Industry at San Jose, Bulacan namang bubuksan ang Kadiwa Store matapos maapektuhan ng baha ang ilang Kadiwa Centers. Ang instruction ni Secretary ay doon sa mga areas na pwedeng magtinda ng P29 sa Kadiwa ay pwede magtinda kasi marami ring mga lugar na binaha. Yung iba naman ay of course priority yung mga relief operation. Kenneth, bukod sa mga agricultural products o sa sektor ng agrikultura na apektuhan din ng habagat at ng superbagyong Karina, ang supply ng kuryente kagabi nga ay nasa 600,000 customers ng Meralco ang nawala ng supply ng kuryente dyan sa Metro Manila, Rizal, Cavite, ganun din sa Laguna, Batangas at sa Quezon Province. Pero as of 10 a.m. ay bumaba na yung mga affected customers sa 330,000. Ayon sa Meralco, bunsod ito ng pagtumba ng puno at naapektuhan din ng mga bagay yung linya ng kuryente. Pero puspusan na ani ang ginagawa ng Meralco para maibalik ang supply ng kuryente at magkaroon na ng ilaw yung kanika nilang mga customer, itong ating mga kababayan. Yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Kenneth. Maraming salamat, Clazel Pardilla.